Hello mga idol, welcome back sa aking munting channel. I'm back na naman, andito na naman ako at baka sakaling makakapagbigay na naman sa inyo ng isang idea. Ito ay ang Concert 502, gagawin nating mini power amp. Ikakat natin yung sa tune control niya, pwede siyang pagganahin at pwede rin hindi. Wala siyang babaguhin sa harap, sa loob lang, sa board lang tayo magbabago para magawa natin siyang mini power amp. Ganito lang umpisa natin. Buksan muna natin yung concert. Ayan. Kunting linis-linis at malikabok. Medyo napabayaan na siguro ng may-ari. Ayan. Pag natapos natin linisin yan, sisimulan na natin i-upgrade yan. Ito na, bubuksan na natin, tanggalin na natin yung board mga idol. Tanggalin natin lahat ng tornilyo para mapagana natin, ma-convert natin yung board niya sa mini power amp. Yan mga idol. Yan, tanggalin natin. Tanggalin muna natin yung mga naka-connect sa kanyang wire, yung mga nakasakit. Yan. Pagkatapos natin tanggalin, may nakita akong sunog. Yan, may sunog siya, may sunog mga idol. Tatanggalin muna natin yung sunog na yan. Yan ay yung mylar at saka mylar capacitor at saka resistor. Yan yung naka-connect doon sa output ng speaker. Tapos niyan, ito na yung pamalit natin na transistor, na malalaking transistor. I-upgrade natin siya. Yan ang gagamitin natin pang upgrade. Papalitan natin yung maliliit. Yan. Lahat po yung transistor niyan, papalitan natin ng malalaki. Yan. Bawat isa yan, papalitan natin yan ng malalaki. Papalitan natin. Para ma-upgrade natin siya. Magawa natin siyang mini power amp. Tanggalin muna natin yung sunog na pyesa kanina, yung nakita natin. Yung resistor at saka mylar resistor. Ito na mga idol, natanggal ko na yung mylar. Yung mylar niya pumutok na at saka yung resistor ay sunog na. Yung mylar yan ay yung 104, 104 at saka yung resistor na 10 ohms. Yan, nakakonek yan doon sa output ng speaker. Ang sunod naman natin mga idol, tanggalin na natin yung maliliit na transistor niya, yung 5198 at saka 1941. Ayan, tatanggalin na natin siya, papalitan na natin siya ng malaking transistor na pinakita ko kanina. Ayan na mga idol, natanggal ko na. Ito yung pamalit, yung 5200. Yung ginagamit sa mga pang power amp na malalaki. Yan. Papalit natin siya, bali 8 pieces po yan ang papalitan natin. 4 pieces sa isang channel, tapos 4 pieces dun sa kabila rin yung channel. Kaya 8 pieces po lahat yung papalitan natin. Sa power supply, wala na tayong babaguhin. Diyan lang tayo magbabago. Na mga idol, napalit ko na. Ayan ang itsura niya.
Meron pa rin yang mecha insulator sa likod para hindi siya mag-grounded. Yun pa rin dating mecha insulator niyang kinabit natin. Bali, transistor lang ang pinalta natin. Pinalta natin ng malalaki. Yan. Upgraded na siya. Ito yung maliit na tinanggal natin. Yan. Yung malaki na yan, mas mataas ang watts niyan. Hindi na tayo nagbago sa power supply. Yun pa rin ang power supply niya. At ang next naman natin, mga idol, itong selector switchboard niya, tatanggalin na natin yan. Kukunin lang natin yung mga RCA input niya. Kasi gagamitin pa natin yan, mga idol. Yan, hindi na natin gagamitin yung board na yan. Kunting linis para malinis pag binalik. Okay. Ito na, mga idol. Ibabalik na natin. Ang pagbalik niya, nakabaligtad siya. Yung hinangan niya, pinaghihinangan, nasa taas. Bandang taas siya. Kasi kung sa ilalim pa rin natin siya ilalagay, medyo mahirap po siyang hinangin. Para madali natin siyang mahinang, sa taas na po natin siya ipoposisyon yung paghihinangan. Yan. Ibabalik po rin natin siya lahat. Pero lahat ng RCA niya na hindi natin malalagyan ng koneksyon. Bali, tatlo lang ang lalagyan natin dyan ng koneksyon. Ito, mga idol. Itong output ng tune control, yan, nakikita niyo yung wire na yan, papunta dun sa power amp board, yan, yung wire na yan, ikakat natin yan, mga idol. Puputuli natin yan. Yan, ito yan. Yan, pag naputol natin, yung wire na nakakonect sa power amp board, babalatan natin, yan ang i-coconnect natin dun sa RCA in, dun sa may EQ in. Yan yung magiging power amp input natin. Yan na yung magiging power amp niya. Hindi na yan dumaan sa tune control. Yan. Ayusin lang natin yung wire para mahinang natin na maayos dun sa RCA in niya. Yan. Ihinang lang natin ng maayos para okay siya at nakatama din yung left and right niya. Okay na, mga idol, nahinang na natin. Yung kaputol naman, nagaling doon sa tune control, ang connection naman yan sa RCA ay doon sa out niya. Yung may EQ out sa RCA, doon natin siya i-coconnect. Yan ang magiging out niya. In case na gusto mo siyang paganahin yung tune control. Yan, mga idol, ganyan ang connection niya. At ito namang isang wire na galing sa volume ng board. Mamimili lang tayo kung saan natin ilalagay. Kung sa tape, tuner, o VCD, doon natin siya, mamimili tayo kung saan natin ilalagay doon. Ang pinili ko dyan ay yung CD, VCD in. Doon ko siya i-coconnect. Para doon tayo mag-coconnect kung gusto natin gumagana yung tune control sa harapan. Yan. Yan ang pinili ko para dyan tayo maglalagay ng input niya. Gusto natin mag-connect dyan ng cellphone, laptop, DVD player. Ayan, pwede pa siya. Pag gusto natin pagganahin yung board sa harapan, yung volume at saka tune control. O, ganyan siya, mga idol, ang connection niya. Ngayon naman, mga idol, testing na natin yung ating ginawa. Thank you.
Show.